Kumusta mga ka-Roxy? So for today's video guys, isi-share ko sa inyo kung paano maglinis ng rear brake ng Aerox natin. So para madagdagan yung braking power ng rear brake natin guys, lilinisin natin. At para mawala na rin yung ingay kapag nagpipreno tayo sa likuran. So sa mga gusto maglinis ng rear brake guys, or magpalit ng aftermarket na brake shoe, so panoorin nyo itong video na to guys para makatulong sa inyo at makapag-DIY kayo. So tara guys, simulan na natin. So ngayon guys, unahin natin tanggalin yung radiator cover natin. So meron yung tatlong bolt guys. So ang gagamitin natin tools guys is 8mm socket. So na guys, luwangan muna natin. Kapag maluwang na lahat, pwede na natin tanggalin lahat. So guys, kailangan natin ng mahabang socket wrench, no? Yung 8mm. Ayan guys. Kasi yung bolt natin sa ilalim, medyo malalim guys dito sa part na to. Kaya kailangan natin gamitan ng ganyang kahaba. Kaya natanggalan natin. Huwag nyo kakalimutan yung mga bolt guys, itabi nyo ng mabuti para maiwasan yung pagkawala. So next naman natin guys yung tatlong bolt sa tambot nyo natin. Ayan, isa sa taas at dalawa sa baba. Pati na rin yung pinaka sa ano natin, sa ilalim ng engine. So sa pagtanggal naman nito guys, gagamit tayo ng socket wrench na ano, na may extension para mas malakas yung pwersa natin guys. At syempre yung pinaka socket natin, 40mm socket wrench. So ang una natin gagawin guys is luwangan muna natin isa-isa. Ayan. So kapag naluwagan na natin yung tatlong bolt sa tambot guys, isunod naman natin yung sa ilalim, sa may engine natin. So para mas madali siyang tanggalin guys, no, i-side center stand natin yung Aerox natin. Siguradin nyo lang na tama guys at naka-level yung pagkaka-side center stand para hindi siya bumitaw. Ayan. So para secure na rin, gagamit tayo ng caps lock or grip lock. Ito yung lock sa preno guys sa front brake natin para maiwasan yung paggulong sa harapan, para stable na stable at di siya gagalaw. So ngayon guys, pwede na natin tanggalin yung dalawang nut sa ilalim para matanggal na rin natin yung tambucho. Yung dalawa na yan. So ang gagamitin natin tools dyan guys ay 12mm socket. Yan. So ang una natin gagawin guys, luwagan muna kabilaan
Dahan-dahan lang muna guys. Huwag natin purusahin. Kapag maluwag na guys, pwede na natin gamitan ng kamay yan para matanggal na natin isa-isa, dahan-dahan lang. So again guys, yung mga bolt, mga nut, itabi lang natin ng mais para hindi mawala. So ngayon guys, natanggal na natin yung sa ilalim, pwede na natin tanggalin tong pinaka tambucho. So ang next natin tatanggalin guys is yung rear shock natin sa may right side na nakatat sa ating swing arm. So ang gagamitin naman natin dyan guys is 8mm socket. So sa pagtanggal ng 8mm bolt guys, lagyan natin ng pwersa pahugot para madali siyang tanggalin. Kasi pag niluwagan mo lang yan guys, hindi yan basta-basta lalabas. Kasi medyo na ano siya, na iipit. So kapag natanggal na natin yung bolt sa baba guys, isunod naman natin yung sa taas. So gagamit tayo ng dalawang combination wrench dito, no? 8mm lang din. Ang gagawin lang natin dito guys is luluwangan lang, hindi natin tatanggalin to. Para madali siyang ano, madali siyang iangat. So yan guys, tanggal na. So ang next naman guys, yung dalawang bolt sa pinaka swing arm natin, yung nasa low, medyo mala sa ilalim to guys. Kaya gagamit tayo ng socket wrench na may extension. Kailangan natin ng extension dito guys kasi hindi tumabot ng socket wrench lang. So gagamitin natin guys is 14mm pa rin. So luwagan muna natin yung dalawang bolt guys, no? Huwag muna natin tanggalin. Yan guys, maluwag na. So yun guys, naluwagan na natin yung dalawang bolt sa may swing arm. Pwede na natin isunod yung pinaka-lock sa ating mags. So yung nut na to may size na 24mm socket. So ito yung gagamitin natin dito. So yan guys, tanggal na natin. Siyempre, tago natin yung pinaka-lock nut niya guys. Tabi natin mabuti. So ngayon, pwede na natin tanggalin yung dalawang nilogan natin na bolt sa may swing arm.
So ayan guys, tanggalin natin yung spacer at itabi. So guys, bago natin tanggalin yung pinaka rear mags, lugan muna natin yung pinaka adjuster niya sa likod. Ayan. Lulugan natin yan guys para lumuwag din yung pinaka brake shoe niya. Mas madali siyang hugutin. So yun guys, natanggal na natin yung pinaka mags natin. So tignan natin yung dumi guys. So madumi talaga siya guys. Kailangan natin yung linisin mabuti. So check natin yung mags natin guys, kung gano'n rin siya kadumi. So yun guys, yung kinakapitan ng pinaka brake shoe. Sobrang dumi din. So ito yung pinaka brake shoe natin guys, no? Sobrang dumi niya. Ayan, kumapit na sa kamay ko guys. So advice ko sa inyo guys, magsuot kayo ng face mask tsaka gloves kasi masama to sa kalusugan. So wala kasi akong gloves na magamit guys, no? Pero may face mask naman ako dyan. Ayan guys, sobrang dumi niya. So yun yung nagkukos ng pagkahina ng preno natin guys, no? Sobrang dumi, pudpud yung brake shoe dahil makinis. Tapos yan na rin yung nagkukos ng ingay, yung parang lumalangit-ngit kapag nagpipreno tayo guys. So linisin lang natin mabuti guys, no? Kung napapansin nyo, medyo malinis na siya kasi tinry ko bugan nung degreaser natin. So gumamit tayo ng brake shoe cleaner, no? So degreaser na rin yan guys. Pag in-sprayin mo yan guys, kusang malalaglag yung dumi. Ayan, kung napapansin nyo, may basa na sa ilalim, kusang nalaglag yan guys. Kahit yung kasulok-sulokan yan guys, pwede nyang tanggalin, basta mabugaan mo lang. Gamitin natin ang brush para mas madaling matanggal yung sa mga sulok-sulok. So sa pagbuga nyan guys, daan-daan lang, no? Huwag nyong basta-basta ibubuga lahat. Yung mga parte lang na may dumi. Ayan guys. So isunod natin guys yung pinaka brake shoe natin. Ayan, sobrang dumi niya guys. So linisin lang natin mabuti guys, gamitin din natin ang brake shoe cleaner, yung pambuga natin. Kung mapapansin nyo guys, dahan-dahan lang ako kasi medyo paubos na guys, tinitipid ko lang para at least mabugaan ko lahat. So ayan, try natin i-brush. Kung saan naman malalaglag yung dumi niyan guys, ang kusang hihiwalay. So pagtapos natin bugaan yan guys, lilinisin pa rin natin yan para matanggal yung pinaka ano, pinaka natirang dumi. So isunod natin, linisin guys yung pinaka mags natin, yung pinaka drum. Diyan kumakapit yung brake shoe natin guys. Ayan, kung mapapansin nyo guys, kusang umihiwalay yung dumi, no? Kaya magandang klase yung panlinis natin, brake shoe cleaner. Degreaser na rin yan guys. So linisin natin mabuti yan guys, no? Para yung braking power natin mag-improve.
So yun guys, no, kung napapansin nyo, malinis na. Malinis na rin yung brake shoe natin. Yung sa rear mugs, yung kapitan ng brake shoe, malinis na. So yan. So ngayon guys, bibigyan ko kayo ng tip para hindi kayo malito dito. Kung ano yung harapan at likod. So yun guys, kung napapansin nyo yung dalawang spring, parehong nakalabas sa likod, parang ano, may harang. Tapos sa side naman guys, para malaman itong may araw na to, yung uka, yun yung sa likuran at yung straight yung sa harapan. So yun guys, ganun lang ang direction kung paano siya ikabit. Ayan, may pattern naman, ganyan siya guys. So yun guys, no, nakabit na natin yung brake shoe natin, nalinis na rin natin yan. Ayan. So ito guys, pag nalinis nyo, huwag nyo kakalimutan na kiskisin ng papel deli ha guys, mga 300 yung gamitin nyo guys, tama lang yung 300 para gumaspang to. Tapos yung pagkiskis nyo guys is ganito, huwag sa direction na ganito kasi dudulas lang din. Dapat counter. Counter yung ano niya. Pagkaskas. Ganun din sa drum brake natin. Drum natin. Ayan o. Malinis na rin yan. Ayan guys. So ngayon sasalpak na natin guys. Pero bago yun lang guys, no, lagyan natin ng grasa to. Konti lang guys. Huwag magmarani. So, pag marami kinambit nyo, maaaring kumalat at mapunta dito. Tama lang lalagay natin. So yun guys, lagyan natin ng grasa tapos install na. Okay. So yun guys, no, nakabit na natin yung mugs. So simulan na natin ibalik lahat ng pyesa, no guys, yung tinanggal natin. Sa pagbalik guys, kung paano natin tinanggal, ganun lang din yung step by step kung paano natin siya ibabalik. So simulan na natin assembling guys. Let's go. So yun guys, kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo ang video na to,
Don't forget to hit the like, share, and subscribe to my channel. So marami pa tayong lalabas na tutorials guys, upgrades and tips. So thanks for watching. See you on my next video guys. Ride safe.